Eh, sa tingin mo rin, nakuha na ba nila yung 5 million kay Manong Chadwick? Eh, hindi pa sila nagbabati. Ba't kailangan pag gumawa ng kabastusan? Since ako rin naman yung former manager ni Liza Soberano at isyong pinag-uusapan ngayon ito, no? At ang balita nga natin, ano? Kaloka, pinag-uusapan ngayon. Oo, yung picture ni Catherine Bernardo at ni Sara Labate. Ay, yung magkayakap sila. Oo. Minsan kasi may mga artista na bakit ko ibibigay yung trip ninyo? Manigas kayo. E di huwag nagmag-post! Ito na ang latest, kaya tumutok ka na dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na dali. Ito na! Kapit, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mamalong! At ito naman po si Papa O at yung magiging niya sa mga pangapa ang lagi inyong inihilit sa amin. Ay! Ichika mo na! La 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 ichichika na namin dali. Ayan na nga ha. Dahil ang dami-dami nang nagtatanong kung hiwalay na. Ayan na. Sinagot na rin ni Erwan Yusuf. Sinabi niya sa kanyang post sa IG na sila ni Ann Curtis ay sila pa. Kahit hindi niya direktang sabihin na sila pa. Kasi nakalagay doon ay Mark Sake. So habang sila'y kumakain dyan sa kanyang post. At nakatag si Ann Curtis. Diba? So, huwag na tayong mag-ano, ha? Kung ano pang espekulasyon yan, ano? Yes. Alam nyo, sa totoo lang, kumakalat nga din yung issue na may tampuhan o may pagkakagalit yung mag-asawa. Masyado lang siguro nasanay yung mga tao na hindi sila nag-aaway, hindi sila nagkakatampuhan, at hindi sila nagkakagalit. At saka madalas silang nakikita magkasama kasi. Normal kasi yun. Normal naman yun sa mag-asawa. At yun nga yung nagpapatibay ng relasyon. Tama. No, yung mga ganyang mga pagsubok ng buhay, di ba? Tama. Tapos nga, meron pang isang nag-chika sa akin na kaibigan ko. Na bakit daw wala si Erwan Yusuf sa kasal ng anak ni Betsy Didanis. Manager ni Robin Padilla. Yung anak niya ay kinasal sa Australia. Super close si Betsy at si Ann Curtis. Ang andon daw ay si Jasmine, si Ann at yung Junakis yata. Si Dahlia. Ayan, yung picture nila. Ayan o, nasa Australia sila. Syempre, iniisip na iba. Parang malamlam daw ang mata ni Ann Curtis. Yung ganon. Alam, hirap talaga maging sikat, ano? Tapos, yun nga yung sinasabi ko, yung pag lagi kang nakapost na masaya kayo, iisipin ng mga tao na masaya kayo, aasahan ng mga tao yan na lagi kayo masaya at hindi kayo magkakaproblema. Nasanay sila na parang puro good vibes lang, wanega, di ba? E di huwag nagmag-post para saan pa yung IG. So, dapat pinupost nila yun. Ute, kahit nag-aaway sila, para balance, di ba? Yung okay sila, tsaka hindi sila okay. Di ba? But, hindi kasi di ba mga ano lang, mga good things lang, mga positive vibes lang naman. Yung kadalasang itinopos ng mga tao, hindi na yung mga problema pa nila sa buhay. Yun nga lang, nasasanay ang mga netizens na nakakapanood, nakakabasa ang mga tao. Yes. Pero di ba na yung nakita mo yung trend sa showbiz, ano? Pag alimbawa may nababalita na mag-aaway o kayo naghiwalay, hanggat hindi nagsasalita yung dalawang ano involved, ang spekulasyon ng tao, totoo yung chismis. Lalo na ang tagal-tagal na ng issue, hindi pa rin nagsasalita. Diba? Minsan kasi may mga artista na bakit ko ibibigay yung hilig nyo o yung trip ninyo. Magdusa kay kakaisip. May mga ganun. May mga ganun artista. Manigas kayo. Ang kwento namin ay kwento lang para sa amin. Hindi para i-share in public. Diba? Katulad nitong si Carlos Yulo. No? Lumalala yung away nila ng pamilya. No? Parang hindi na natapos. Ang dami ng mga skeletons in the closet pang lumalabas. No? Diba? Like what? Yun nga, nag-post si Chloe. Ano ba? Gaga, nag-post. POST. Hindi POSA.
At ako talaga sinagot ko. Sabi ko yung ganyan. Pala sagot ka. Ayun nga, na nag-post siya na parang part lang nung post niya o yung message niya yung pinakita. Eh, buo daw yun, mahaba, na in-explain niya na nag-reach out sila, na nagpunta pa yung parents niya from Australia para makapag-usap sa parents ni Carcillo. At pinost na rin niya yung mga screenshots niya ng mga parinig ng nanay at saka ng mga kapatid ni Carlos Yulo. Di ba pinag-usapan natin yan na bakit kaya kung may tampuhan yung magnanay, yung mga kapatid, parang hindi natin nakikita na magkakasama sila, no? So apparently, may mga parinig, di ba? Ito nga may issue pa na, kung unbothered daw si Chloe, yung jowa ni Carlos Yulo, eh bakit sagot pa raw ng sagot? Kasi naniniwala sila na kung unbothered ka, dead maka sa lahat ng mga akusasyon, sa lahat ng mga hanash ng pamilya ni Carlos, no? Yung iba naman nagsasuggest, ang laki-laki na ng nakukuha ni Carlos, maano lang daw ba na padalan niya yung kanyang pamilya kahit pa sekreto? Oo, kung ayaw sa kanya ng nanay niya, eh baka pwedeng merong emisaryo o yung middleman para mapakiabot yung kung ilan million na yun, kung gusto niyang bigyan ng 3 million, di ba? Kahit pa sikreto. Ngayon, pag tinanggihan yun ng pamilya, hindi na niya kasalanan. Eh, sa tingin mo na, nakuha na ba nila yung 5 million kay Manong Chavit? Eh, hindi pa sila nagbabati. Maloy naman, ba't kailangan pag gumawa ng kabastusan para lang makuha yung 5 million? May sandali, sandali ng kabastusan. Sabi mo, Marie, yung babati daw eh. Uy! Ano ba? Nagpa-iconic ka lang. Ha? Ano ba? Sabi natin, sabi mo. Kaloka? Pwede ka, ano, pwede ka sa Batang Quiapo. Ha? Ano siya doon? Nagbubuhat. Kakaloka. Ano, magre-reconcile. Oo. Ito naman si Quiapo. Kaso nga yun nga na yun, no? Hanggang ngayon, di pa rin talaga. Minsan nakakasad din mabasa yung ano nila, yung bangayan nila online. Di ba? Gaya nga yung lagi sinasabi ni ano Sharon Cuneta, lagi ko siya naalala dyan eh. Parang don't flaunt your laundry in public, parang gano'n. Kayo-kayo na lang. Oo nga, actually. May mga bagay kasi na hindi na dapat pang isinishare sa public. Kasi nagkakaroon ng public trial yan. Nahuhusgahan kayo, depende sa narrative. Nasa issue. Oo, hindi nila maiintindihan yan. Katulad ng nanay ni Yulo, no? Si Mami Angelica, no? Talaga meron pang na-screenshot. Ano nga sabi, Loy? Ay, ito ngayon, sabi. Doon sa isang screenshot. Dami nagsasabi sa akin na baka daw nagayuma ka, nakulam ka, or dinasalan ka. Ayaw ko sana maniwala, eh. In this age, uso pa ba talaga yan? Kaso parang mukhang totoo dahil baka pati sarili mo di mo nakilala. Manalamin ka at liimin mo maigi lahat-lahat. Masyado ka ng mataas, baka dumating ang araw sumadsid ka sa lupa. So parang message niya ba yun kay Carlos? Kapaloka. Yung mga post na to, no? Totoo kaya lahat to, Nay? Oo, pati yung magkapatid, di ba lumalaban na din? Uy, may mga message na yung kapatid niya, Anyway, naku, wala nang katapusan yan, ano? Parang natatabunan na yung moment of celebration na minsan lang mangyari sa Pilipinas na naka-2 gold medals ang ating pambato. Pero syempre, yung iba talaga ay iisipin nila na si Carlos Yulo ay walang kwentang anak. Hindi naman natin alam kung ano ba talaga ang istorya na nakapaloob dito kung bakit ganun na katigas ang puso ni Carlos Yulo sa kanyang pamilya, lalo na sa nanay niya, di ba? Kasi baka may kwento behind that, eh. Ang hirap talaga husgahan yung nanay at si Carlos, di ba? Even si Chloe, di ba? Kasi ako, ang hawak sa akin ni Chloe ay naging inspirasyon siya ni Yulo, kaya siya nag-2 gold medals. Si Carlos naman, hindi nasiraan ng loob at naka-focus talaga sa kanyang goal na maka-gold medal. Yung nanay naman, hindi rin naman natin pwedeng isang tabi yung kanyang mga concern, lalo na kung ganito rin niya asikasuhin yung dalawa niyang anak na mga gymnast. Oo, lalo na yung tatay na gusto lang makausap yung kanyang anak. No? Ako naniniwala na kung paano pinalaki ng magulang ang kanyang mga anak, doon dumidepende ang pagtingin sa kanya
ng kanyang mga anak. Magbabalik po ang labas. Ha? Ayun ang sabi ko na eh. Oh, Jadia Showbiz update ko eh. Oh, anyways, ang patupatungo. Ay, ito rin kayang sunod na balita. Saan kaya patupatungo? Alin? Itong kilay sa Soberano. Oh. Oh, in-unfollow na daw niya ang careless management. Kaya ang dami nagtatanong. Wala na daw ba si Liza Soberano sa careless? Kaya in-unfollow. Oo. Oh, ang dami yung nagtatanong sa akin dyan eh. At ikaw talaga yung tinanong ha? Oo. Oh, ako, Tessa, sabi na naman niya, nakakasaw-saw ka dyan. Eh, kung yun ang bintang nila sa akin, ako tututuhanin ko. Ha? Nakakasaw-saw ka. Oh, happy. Parang wala na silang masabi na nakikisaw-saw ako. Eh, siyempre, tayo ay showbiz update, hindi ba? Yes. So, tatalakayin lang din natin. Dahil, since ako rin naman, yung former manager ni Liza Soberano, at isyong pinag-uusapan ngayon ito, no? Oo. At ang balita nga natin, ano? Parang hindi na magkaibigan itong si James Reid at si Liza Soberano. Dahil sa pag-unfollow ni Liza sa Careless, ibig sabihin lang, ay ayaw niya na magkaroon ng connection sa Careless. Ooh. Na pag-aari ni James Reid. Ooh. Oo. At ang balita natin ay si Liza ay nandoon at naniniwala kay Jeffrey O. Ooh. Oo. Na ngayon yata ay nasa US of A. Ooh. Oo. Yun ang nabalitaan ko lang ha. Ooh. So hindi na rin na yung mag-partner itong si James Reid at saka si Jeffrey O. Yun ang nakarating din sa akin na hindi na rin mag-partner. Yun ang nabalitaan ko lang din. So si Jeffrey O na hindi na rin parte ng careless management? Lumalabas na ganun na. Oh. So yun ang nabalitaan lang natin kung gaano ito katotoo. Parang kulang ti ang balita mo. Yung andaldal natin dito, tapos okay. Parang nakulangan ka. Tete! Bakit? Kasi may nabalitaan din ako. Na? Na maintindihan mo daw ti si Liza kung bakit siya kumampi kay Jeffrey O. Oh, bakit daw? Eh kasi nga te, ang balita, magjowa daw sila. Oh? 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 Yan ka bakasan mo. Oh. Alam mo, di ko alam kasi yun din naman ang balita ko. Ah. Eh kasi wala namang problema kung pareho naman silang single. Di ba? Eh paano na yung mga Lisken fans? Ayun, mamaloy. Asa pa sila? Abay, hindi sila dapat mawala ng pag-asa. Mm-hmm. Oo, na pwedeng mabago yung takbo ng isip ni Liza at bumalik siya dito at maging magkapareha ulit sila ni Enrique. Oo, dahil feeling ko ha, nag-iintay lang din naman si Enrique kay Liza dahil grabe ang lalim ng pagmamahal ni Enrique kay Liza. Kaya nga lang, eh syempre, yung balita din natin ha, na wala na rin sila. Diba noon pa kaya nga ako binash ng Lisken fans? Dahil bakit ko raw pinangungunahan yung dalawa? Eh, yun naman ang balita. Wala na sila. So, kung si Liza man at si Jeffrey O, kung pareho naman silang single, sino tayo para humusga? Oh. Taray mo din, naitawid mo din. Alam mo ka, taray ko. Kasi, hindi. Ewan ko sa'yo. Hindi, di ba? O eh ngayon nga, balita rin natin na si James Reid ay magbabalik na sa telebisyon. Ah! Wow! Yes, oo. At parang gusto niya nang bigyan ng focus din ng kanyang career. Palagay mo, Tim, may babalikan pa siyang career? Abay, feeling ko naman meron pang babalikan si James Reid kahit wala dyan si Nadine. Di ba? At saka kung nandyan man si Nadine, kita mo naman yung tambalang Julia at saka si Josh, oh. Di ba? O ang lakas. Malay mo, pag nagkatambal ulit sila sa project, tangkilikin pa rin sila ng mga fans nila, di ba na? Oo, di ba? So mga artisan siya ulit na, hindi na siya magmamanage? Ah, hindi natin alam yan, Loy. Basta ang nakarating sa akin ay magbabalik na sa kanyang TV career, itong si James Reid. Magsiserye? Or movie career. Ano, feeling ko may babalikan pa si James Reid. Eh, si Liza pe. Abay, feeling ko naman may babalikan din si Liza.
kung talagang ano, kung buo ang loob niya, kung mag-iba yung ihip ng hangin, mabalik siya sa dati, di ba? Magbabalik po ang labas. Ay, oo nga pala. Hindi. Pero ano ha, kahit naman di sa akin, kaya naman niyang makabalik. Basta ano lang din, yung dating Liza ay maramdaman ulit ng mga friends. Ah, yung dating Liza, te. Yung ayaw ng love team. Yung ayaw naman talagang mag-artista. Oy, hindi yun na. Sabi niya yun, di ba? Sinabi niya yun, pero hindi naman yun ang sinabi niya sa amin dati. Oo, magkaiba yung ngayon na sinabi at noon na sinabi. Oh. Mali mo na yung pagkatapos ng lahat. Mas maganda ang Liza version 2.0, di ba? Alam niyo, ako na naman puputukan nito. Oh, bakit? Di ba? After all the learnings and the experiences, di ba? It makes us a better person. Pero sa totoo lang, kung si Liza ngayon, ang tayo niya ngayon, ay excited siya, masaya siya. So, dapat happy na rin tayo for her. Yeah. Pero kung ang pag-uusapan ay yung mga nagawa ni Liza, nangihinayang lang din ako na sana na-continue niya yun. Na sana ay tinuloy-tuloy niya itong kanyang showbiz career dito sa Pinas. At yung kanyang dream sa Hollywood, isinabay lang din niya. Oo, oh, pwede naman eh. Diba? At the end of the day, kahit buksan niyo yung puso ni nanay, may nakasulat pa rin doon Liza. Oo naman. Minsan may lungkot, may kurot. Pero hindi pa rin naalis doon na sana ay maramdaman ulit namin yung si Elizabeth Hope Soberano. Lalo na yung mga taong nakakakilala sa kanya nung araw pa. Nagbabalik po ang gabi. Ay, ha? Pati siya? Kasi lahat na kayo eh. Kung nalamang hindi pa eh. Hoy! Nakakaloka, pinag-uusapan ngayon. Oh. Oo, yung picture ni Catherine Bernardo at ni Sara Labate. Ay, yung magkayakap sila. Oo. Doon sa isang birthday party. Oo, nakakaloka. Oh. Pero ang kapansin-pansin at napansin ng mga fans, itong nandun nakasukbet doon sa bag ni Sara Labate. Ano ba yun? Kung mapapansin mo, sa bag, yung habang bumubulong si Sara Labate, meron siyang live resin. Ayan o, live resin. At ang sabi dito, ay, pahinga! Papel! May nagsabi, cartridge daw yun. May nagsabi naman, ay cannabis oil daw yun. Ay? Oo. Pero sinabi dito, hindi pa raw iyon legal sa Pilipinas. Paano silang nakakuha? Kaya sinabi rito, pag may pambili, may mabibili. Pero syempre, hintayin natin si Sara Labate kung paano naman niya ito ipapaliwanag. Ano? Bakit siya merong ganun sa bag, no? Kasi syempre, hindi pa yan legal sa atin. Sabi nga nung isang comment. Oo. Na yun nga, parang bawal pa rito. Kasi kalaban niya ng mga pharmaceutical. Oo, diba? Kahit pa sabihin ng iba na para sa health yon. Diba? Ang tanong dyan, te, ano ang binubulong ni Sara Labate kay Catherine? Ay, wala naman sigurong kinalaman doon sa issue ng mga fans doon sa nakalawit doon sa bag. Baka naman hindi pinag-uusapan nila mga ex nila. Yan ang hindi natin alam. Di ba, Nay? Andun din daw sa party na yun si Barbie Imperial. Oo. Pero ang nakarating sa akin, hindi raw nagkamata sa mata nakitaan itong si Barbie at si Sarah. Pero were they in the same room at the same time? So nagpang-abot sila. Hindi nga sila nagkakitaan, sabi ng mga fans doon na naroon. Ay, nakakusaan na naman mapunta ito. O, tanong na lang natin kay Sara Labate, nakita ba kayo ni Barbie? O Barbie, nakita ba kayo ni Sara? O, dahil si Barbie ay nalilingin kay Richard Gutierrez na ex ni Sara Labate. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga linggo. Ito po si Mamalo, yung mga nanonood sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now. Na-click nyo pa yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay pa namin episode nyo at meron kayong komento sa amin, Chika,
comment below, click the like button, huwag kalimutang click ang notification bell! Kahit pag-click niya, kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kaya naming channel. Yes, sana manonotify-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. Pati na po sa aking other social media accounts, sa Instagram, sa TikTok, at saka sa Facebook. And we would like to thank Envy Skin Beauty and Wellness Center for our face, skin, beauty, and wellness. Yes. Diyan po yan sa Madre Ignacio, tapat ng ABS-CBN. Sa ground floor po ng Grandia Place, naku, kung gusto kayo lang ito yung mga facials, yung mga drip, ayan po, naku, imported from Switzerland, yung mga drips na eh. Uh-huh. Kasi naman na, nag-glow tayo, oh, si, diba? Si Jace nga, mas maganda raw kaysa sa atin. Diba? Diba? Sabi. What? At syempre, Dr. Jace Solis ng Gorgeous Smell Dental Clinic. Ayan, no? Thank you. Doc, thank you so much. Diba? Para sa ating gorgeous na ngiti. And also kay Miss Ara. Thank you, Miss Ara. Ara, thank you. Diyan lang po yan sa harap ng Christ the King Church, yes, sa E. Rodriguez. Yes! At syempre, Jegs! At sa Tita Jegs Channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin niyo po. Ayan. Talaga ba? Pinanganan ko sa NG. Yan na naman ang ano, panoorin niyo po pero wala. Panoorin niyo na talaga. Ah! Pero pasalamatan ko lang ang Santay dyan sa may Santa Mesa. Oh. Ang Sugar White 7 at ang Heavenly Desserts. Thank you po, Chef Jens. Thank you. Parang yun yung mga pinos na nag-send ng Gina. Oh, wala ba? Wala. Ayan, diba? Ay, naku. parang kumota siya sa birthday niya. At, ayan. Diba? At syempre pa, akin pong channel, ODBS Inspires, na nasa I1TFC na rin po, ha. Uh-huh. Ang akin pong panayan sa isang baklat, isang tomboy, nagkagustuhan, nagkainlaban, at nagpakasal. At yan po yan, ha. Yes. Ito po. Unique ang kanilang pagmamahalan dahil nabuo at nagkaroon sila ng pamilya. Sa realidad po ng buhay ngayon, natatakot po talaga akong tumanda ng ganito. Sabi ko sa sarili ko, eh gusto niya akong makita, gusto niya akong makasama ng mga ilang araw kasi nga bawal lumabas. Hanggang sa inuwi ko na po sa amin. So, yung first ninyo na pagniniig, ano yung naramdaman ninyo after that? Lasing ba nang naganap yun? Nakainom lang. Natakot lang din ako. Parang hindi pa talaga ako handa, hindi pa ako sanay. Hanggang sa nabuntis po siya. Nga po, buntis nga po ako. Tapos sabi, masailan daw. Tapos sa mga magulang ko, natakot din po ako. Naghiwalay kayo dahil? So discrimination po, parang hindi pa handa. Tomboy ka, ganito yung pinili mo. Tapos yun, naghiwalay po kami kasi kanya-kanya na pong batikos. Yung anak ninyo, hindi naman naka-experience o naka-encounter na... Nagsabi sa kanya about sa aming dalawa. Yung mabubuli siya. Mas kabuli-buli pa nga po yun kaysa sa sinasabi mong anak ko, kami, pamilya namin mabubuli. Mas kabuli-buli pa yun. Ayan! Siyempre pa. Oo. At happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Jack. Meron po ka, no? May QR code! Ayan, no? Ayan na po, pamay na po ang QR code. Ayan, uy, baka mamaya iskan na nila. Tunay ba yan? Ah, totoo pala yan. Lalabas. Yes! Message. Walang ano, na-touch ako talaga. Hindi ko na-expect. Ang showbiz update, sobrang lagi walang nitis. Ang pag-surprise ko sa birthday ko. Oh, alam naman namin wala kang panggasa sa party. Ayun na nga. Kaya ka na lang gumagawa ng paraan. Ginawa rin namin obligasyon na taon-taon kami yung ano, salubong sa'yo. Siyempre, yung mga ating mga kaibigan na magbibigay at mag-ano,
ay magbibigay ng pa-birthday. Ha? Kaya yung pa-birthday. Panoorin mo. Ha? Ayan, happy birthday, Jess! Happy birthday! Ayan, meron pa ano, ang very dessert. Yes! Hi, Chef Jess! Thank you, Chef! Chef Jess! Siyempre, itong cake mula kay Lay. Yes! Thank you, Chef Jess! Ay, kaya ko, lagi naman. Ito naman ang bigay ng regalo sa mga siya. So, Asin yung mukha na nagbigay. Happy birthday, Chex! Yes! Yes. Ito lang pansin daw si Ate Ellen. Saan galing ang daan? Ay! Ayan, at siyempre ba, Chex, happy birthday. Ano ang wish mo? Ang wish ko sana good health pa rin sa atin. Lalo right ka na. Yes, lalo ka na mapa-o. Para tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbibigay sa'yo. Correct. Ayan. Oh, ayan na. Happy birthday. Mahal ka namin, Jex. We love you, Jex. At syempre, ito pa rin po yung lingkod. Papa-o si Roger Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi ninyong inihihirit sa amin? Pasayaw kayo! Ichika mo na! Oh, kaya pala nagsimba ka sa kiyampo. Yes. Happy birthday, Jex! Inaabangan na naman ni Jex yung mga pasabi ni Romer. Yes! Sa aso ng RC Stopping Solution. At syempre yung bago si Sir RM. Si RM Francisco ng Rampan. Yes! Si Jonah at si Motmot. Yes! Ng Trajera International Travel and Leisure. At saka ni Congressman Spang Versosa. Oo, si Congressman Sam Versosa. Yes, SB. Oh, natatampong mayor ng Manila. Yes! Oo, talagang kailangan malampasan mo yung 200,000 na nalikom mo last year. Ay, grabe yun pala. Grabe. Tapos kami yung gumagas! Sa birthday!